Good morning! Happy Wednesday, guys! And thank God, it's Wednesday! Ayan. Magpaparenew na ako ng lisensya habang andito pa si Heinz kasi ayoko naman mag-drive. Ayoko naman mag-drive bukas nang wala akong lisensya. Alam niyo, bukas pa. Tapos mamaya mag-workout siya sa Ilorde. Ayoko muna matulog kasi feeling ko the more na natutulog ako, nasa bahay lang ako. Parang sumasama yung pakiramdam ko. Alam niyo yung ganong feeling? Ewan ko, or hindi ko alam kung bakit ganon. Tapos ngayon kakain kami sa Miami. Bumalik si Hain sa bahay kasi kukunin niya yung food niya, yung lunch niya. Ako naman dun ako mag-lunch malapit kila bestie. And then, ano pa ba? Yun nga. Ni-re-upload ko yung vlog kahapon, 32 minutes kasi may copyright yata. Hindi ko alam kung yun sa Samboko Jean or sa pinag dineran namin kahapon dun sa Rib Shack. Ayun, hindi ko alam kung saan dun. Pero ginawa ko na lang para safe. Binilisan ko na lang yung salita namin na Tita Des kasi nga para mas safe na lang ngayon. And suot ko pala yung favorite shirt ko kasi sobrang comfy nito. As in, tingnan nyo naman yung tela. Gusto ko yung mga gantong tela ngayon kasi comfy lang siya. Alam niyo yung ganong feeling. Favorite shorts ko. And then yung binili ko kahapon sa Forever 21. Parang gusto ko pang bumili ng isang black para brown and black. Alam niyo na naman ako. Pero bahala na kung kailangan ko ba or hindi. Diba? Parang gusto ko na dalawang color. Kasi sobrang sale eh. Nangihinayang ako sa mga ganon. Sa mga pagkakataon na ganon. Kasi from almost 1,200,499 na lang. Imagine niyo. Tapos, di ba? Sayang naman kung hindi pa ako bibili. Parang sa 1,000 mo, dalawa na yun. Pero bahala na. Depende. Depende sa mood ko. Pag sinipag ako pumunta ng South Mall and kapag may stock pa. Kasi minsan, tamad na tamad talaga ako umalis. Pero minsan kailangan and kailangan talaga minsan umalis dahil nga business mood. So, sa Saturday yung shipping ko pala, guys. Sa mga nagbayad kahapon, ngayon at bukas, sa Saturday yung shipping ko para sabay-sabay. Nagsara na yung gusto kong kainan. So, dito kami tatry namin dito. Ayan. So, alam ko anong meron dito eh. Check lang natin. Yun, kumain pala ako sa Compares. Hindi ko nagustuhan yung food. Siguro mga apat na subo lang ako. Kasi una-una, daming langaw. Sobrang basang-basa yung rice na puro-puro oil. So, pinilit ko na lang kahit konti lang. So, may kain ulit ako. Punta muna kami ng LTO. Ano naman eh, may priority lane naman. So, mabilis-bilis for sure. Ito lang malang. Kasi bright and pretty. Ayan, dito na kami, lalakad na kami. Hindi ko alam kung saan una eh. Check ulit natin kung saan. Okay, pag may babaguhin daw, kunin mo na ng form. Kasi yung apelido ko, papaiba ko na. Nakablog. Ah, hindi lang. Okay. Ito daw mo na tayo. Ingat. Buti na lang ganito yung suot ko. Okay. Ito daw mo na. Nag-aantay lang ako dito. Punta na kami ngayon sa... Ito lang yung mga medical, pero yung... Siya ang tiga-fill up ko lagi ng mga form ko. Nagbayad siya ng 3 pesos para ma-extend yung lisensya niya. Kalo, eh paano kaya ako? Ako sa window 18 priority lane daw. Ay kung ako nga wala eh. Window 12 daw ako priority lane. Balik. Ito ako sa window 21. Ayan, ang bilis lang kasi nasa priority lane ako. Ang weird kasi yung kay Hans before yung nagpa-renew siya. Ano lang, ilang buwan lang yung ano? Validity nung ano niya, nung license niya. Siguro mga ilang months lang. Kasi kailangan pala daw bumalik. Tapos hindi siya bumalik. So, nagda-drive na siya.
nung Feb pa na wala parang consider na wala siyang lisensya. So kanina nagpa-photocopy siya, tapos in-extend na hanggang sa matapos na yung ano niya, yung 3 years niya. 2018. So ang weird kasi so gonna say na walang part till 2018. Parang papa-assign. Ako sinagad na nila hanggang 2019. Ah, di ba? So parang hindi na nga siguro bumalik kasi alam din siguro nila na. Dito sa Philippines. Ang weird, di ba? Sobrang weird lang. Parang hindi aabot. Wait lang. Kalkulado yun ang piloto mo. Anyway, ayun. So sa akin, parang ano. Kalkulado yan ang pilot. So lahat ng nautical miles. So sa akin, sinagad nila ng 3 years. Parang ano ba yan? So kakain. Pero at least, inayos na ni ate. Ang bait nga ni ate. Kung Robinson? Oo, sige. Ang bait ni ate kasi inayos na niya na hindi na ako mahirapan at hindi masisira yung lisensya ko kada kukuha ako. Hindi masisira yung paper kada kukuha ako ng pera sa mga remittance center. So okay na yan. At least okay na siya. Kasi hindi nila binabalik yung lagay ng lisensya. 20 pesos, nagbayad na naman ako paloko. Kakain muna ako konti sa ano, sa... yun, saan yan? Pero baka kaya naman kita antayin. Ayoko umuwi, ayoko matulog. Eh. Nakaupo lang naman ako dun sa LRD. Malamig naman. Eh. Talo pala si ano si Coach Jeff. Pero sabi ko, part lang talaga yan na magiging success niya sa susunod. Kasi 26 pa lang naman siya. Marami pa siyang mapagdadaanan. Kaya okay lang. Part talaga ng pagkatalo yung mga success and mga paghihirap. Kasi hindi ka magiging successful kung di maranasan yung mga failures talaga sa life. So, ganyan talaga ang buhay. Kasi gusto ni God, kapag nakuha mo na yung success, ma-appreciate mo kasi sa mga pinagdaanan mo, hindi mo ma-appreciate yung success mo pag madali alam mo lang nakuha. Para hindi mo siya maiingatan, di ba? So, there's a reason for everything. Yes. Hindi naman sa sports, di ba? Sa lahat naman din talaga ng bagay. So, ganyan talaga ang life. So, di ko alam kung anong kakainig ito, bahala na. Nag-withdraw rin pala ako, tsaka may kukunin ako sa LBC, pero kakain muna pa. Muna ako. Lakas ng ulan ngayon as in. Ano, covered na lang tayo. Ayan, sabi ko sa kanya, antayin ko na lang siya. Siguro 2.5 hours ka lang naman, di ba? Hindi ka naman naabot ng 3. Di ba? Ayun, sabi ko kasi, the more na natutulog ako, pagising ko, iba yung pakiramdam ko, parang lalo lumalala yung morning sickness ko pag nasa bahay lang ako. Mas okay na naiiba yung surroundings ko. Tsaka system na itong mag-work out, so good mood ka. Oo nga eh, madadiver. Sundan sila coach, diba? Yeah, kahit na nakakaantok, pero okay lang, kaya naman. Kritika pa lang mamaya, bago tayo matulog. Oo nga no. Kasi 3 AM ako eh. Mamaya, kasi minsan guys, kapag natutulog. Oo nga eh, minsan 12:30 na ako natutulog, 1 nanonood pa akong TV kasi nga, sobrang haba ng sleep ko palagi sa hapon, kaya nahirapan ako matulog sa madaling araw. Kahit na minsan antok na antok ka. Pag, thank you. Pag nakaano ka, pag nakahiga ka, wala mawala antok mo. Ang weird nga. Basta sana wala akong evening sickness ngayon. Pinapanood ko lang si Heinz mag-meet. Muulan. So matulog sa kotse. Kakain mo na ako ng spaghetti. Si Heinz nag-abs na. Wala masyadong tao kanina pa. Inaantay ka na lang si Heinz. Ito na kami ngayon sa SM. Medyo hindi maganda yung pakiramdam pa. Nasusuka ako pero kailangan kong kumain. Evening sickness ako guys. Grabe. Sobrang asin lala talaga. Ano, yung smoothie. Pwede. Dito muna tayo. Ay, mag-ano ba tayo? Ano ba gagawin? Nandun tayo yung entrance. Sobrang iba talaga. Ayan, wala akong gana, so mag-squid balls na lang muna ako. Bumili ako sa Ad Balls. Grabe, nakakailang ako. Nakakaisang sulok. Ha? Huwag ka na magpasukli. Tawag dito, nakakaisang sulok pa lang ako ng squid balls. Ayoko na, gusto ko na talaga ako. Sobra, as if. Hirap. Pero kailangan taisin. Pabili na ako ng gulaman kay Heinz. Kuwawa naman yung asawa ko. Nairita ako pag offer siya ng offer. Sabi niya, concern lang naman ako sa iyo. Ko, alam mo naman ang sensitive ko. Look, yeah. Pilitin ko na lang. Bukas na. Bukas na tayo bumili. Ha? Matamis right, kaya? Tamis yan. Right, sige, yan. Try natin. Sama? Buy one, get one siya.
Del. Gusto ko yung... Ito akin to. Dalawa nun. This one? Yup. Dingin ako lang maasim na candy dito. Ano ba? Wala naman yata. Puro matatangis. Ha? Bibili pala kami ng Lola. Si Hines na loka kasi gamit ko yung savings card namin. Kasi nung siya ni ate, sa kanya na yung Sir Savings, oo, nasabi ko, Nax, parang alam na alam. Hindi, sabi ko, di mo nga alam yung pin code natin. Ayaw niyang alamin, parang baliw lang. Taga-provide na lang tayo. Sabi niya rin kila ate, taga-provide lang tayo, sila misis ang mga may hawak ng pera, sabi nung babae. Sana, sir, lahat ng lalaki katulad mo. Baka sila gusto na pinapahawak ng pera. Pero ako kasi, guys, I don't need the money, you know, I just take what I need. So, wala akong nalang pera or any extra. So, lahat sila gusto na nakakalam. For me, I just work, provide, and be a good provider, basically. Asar pa ako last time kasi ma-deliver ako. Tapos isa lang binili kong McDo, di ba, ice cream. Tapos sabi niya, gusto mo ng ice cream ng Selecta, yung solo lang. Sabi ko, sige, bili ka. Sabi niya, ay, wala pala akong extra. Sabi ko, ano ba yan? Nainis ako sa lahat. Sa ibang bagay, may ibang extra ka. I mean, kasi syempre, minsan bumibili siya ng something sa team niya. Pero hindi ko naman inaano yun. Parang minsan lang na pagkailangan. Alam mo yung pagkailangan lang, biglang gusto ko ng Selecta, biglang wala siya. Alam mo yun? Parang syempre ako... Ano yung reason kung wala ako? Yung pala, kaya pala wala siyang ganun kasi binila niya ako ng favorite na kisses ko. Yung ano yan? Anong binili mo sa akin? Yung premium na kisses. Wala kasi alam naman napaka-sensitive ko and moody ko lately, diba? So parang big deal talaga sa akin yung mga ganun. Minsan sa kapal, diba yan? Minsan lang magpabili, wala. Anyway, ito kami ngayon sa Mad Mango. Kasi wala akong same bad veggie boost? Ano? Diba naman? Ano gusto mo? Pero maasim gusto mo? Try ko ngayon is Mad Lychee Melon. Try ko lang, masarap. Masarap na nakatulong yung maasim, in fairness. Red. Sobra. Mm. Salta? Aha, ano ba yung sabihin ko? Nangangati ako. Wala akong kanain masyado ngayong araw na ito. Kaya mag-smooth na lang ako. At least kahit pa paano, diba? Masarap siya kahit na hindi siya yung ina-expect ko na sobrang tamis kasi nga walang halo, walang syrup or something, basta fresh lang talaga siya. Para ang dami pumupunta sa Lalola. Ang dami nakapila. Ha? Oh, check natin. Mukhang masarap eh. Pero mukhang ano siya eh. Lalola. $170 lahat kasi iba yung price ng dip nila. Ayun, alam nyo, mahirap lang pala bumili dito. Sobrang tagal. But also the love of churro. Hindi lang talaga. Basta kaling ito, abis ka ng tao. Sana. Gutom na nga ako. Worth the wait. Pero ano, sobrang bagal. Pag kila pa lang sa pagbayad, grabe na. Mabagal yung turnaround time. Oo, sobrang bagal. Magulo pa yung process. Bagay-bago pa lang kasi. Ayan, finally sana nga worth the wait tong Lalola na to. Ang lalaki pala niya. Super. Ayun, in fairness, masarap. Sobrang sarap nung dip. Mas nagustuhan ko siya kaysa dun sa pinagbinibili namin sa Alabang. Sarap siya. Kumakain ako ng atis ngayon. Tapos yun, siguro papay na rin ako. Hindi ako nakapagpaalam sa vlog kahapon kasi kada gabi, masama yung pakiramdam ko. Alam niyo na kung bakit. Dahil grabe. Nag-try akong sumuka sa Starbucks pero wala talaga kanina. As in, wala. So yun, buti naman worth the wait naman pala tong Lalola na to. Masarap siya. As in, yung signature dip nila is chocolate. So, okay siya. Ayun, and ano pa ba? Baka bukas dumating yung ibang stock ng cream. So, by Friday or Saturday ko siya mag-ship. Kasi alam mo naman, ang aking sickness, di rin masabi kung minsan after yun, minsan ano, na kailangan talaga balance diet din talaga. And bago matulog, kakain talaga ako. Ano masabi mo sa Lalola? Masarap siya. Ano mas gusto mo? To? Parang yan.
Paano? Sarap talaga. Yun lang, sana lang improve nila yung service nila dun namin. Alam naman nila, na-estimate sana nila yung mga tao para, kasi iba umaalis pag, katulad ako, kung di lang first time ko siya matatry, sobrang tagal, aalis na ako. Alam niyo yun? Yeah. Lalo na sa mga maikling pasensya ngayon. Talaga. Sabi ni Eugene kanina, ano daw yan sa kuko na tamaan doon ng martilyo? Nahulugan daw ba? Sabi, ano sabi mo? Sabi hindi sa takbo kanina sa patas, yun baka naipit. Oo nga, yung mabubuhay pa kaya yan? Sabi niya mabubuhay pa raw yan. Sabi niya? Mahaba yan eh, tapos matatanggal yan. Ah, okay. Ba't nga lagay mo dyan yung ano mo? Next na ano? Kasi... Bakit? Seryoso ka? Oo nga. Oh my gosh, Jim. Anyway, ang tawag ito. What else? Anyway. Bakute? Baka anong bakute? Ang tawag ito. Asawa ko pa nung bilang sabi niya ganyan, bakute daw. Pero normal naman na reaction ko yun. Ba't bakute ang hutan ka? Bakute? Ay nako, alam mo yung isang ganyan ko asan. Ba't ang daming tupigan dito? Anyway, yun nga sa akin na. Ano ba talaga? Hindi, ito talaga. Kasi bumili ako ng malamig na water kayo na sa gym. Hindi ko natiis dahil sobrang gusto ko ng malamig. Pili ko maiis yung sickness ko pag ano. Pero hindi eh. Anyway, yun nga. Sabi ko nga kanina, thank you so much, Chita Carms. Kahapon, ikay Tadis. Si Tadis kasi diba hilig mag-picture-picture. Minsan nakairita kasi hindi ka pa kumakain. Gusto niya picture. Literal, guys. Ganun si Tadis. As in, parang hindi ka pa nakakain, pipicture siya. Pero na-appreciate ko na dahil nga, sabi nga niya kahapon, bakit ba wala akong pakikumpicture tayo ng picture dahil di mo nila tayo kilala, sabi niya. Tsaka, memories niya ang importante. And so, sabi ko nga rin, sobrang thankful ako sa parents ko kasi hindi man nila ako ini-spoiled sa mga material na bagay pero secured naman at 100% akong secured yung future namin hanggang sa apo nila. Yun lang. Hindi kayo sila mama yung palabili ng bawa. Kahit naman kaya kong ipabili sa kanila yung mga kunik-anik, kaya na nilang bilhin. Pero hindi kasi ako ganun. Para ako na lang bibili ng gusto ko. Pero at least, alam niyo yun, yung future ang importante. Kasi sabi nga ni Heinz, ang material na bagay, andyan lang yan, hindi nawawala. Pero yung pang future, di ba, kailangan talaga paghandaan. Yan ang pinaka-importante, yung future talaga. Di ba rin nang wala kang... Sabi nga dun sa may puhunan, wala sa edad ng pagyaman. Wala. Oo, kahapon, nanood pala kami. Wala ang success. Yun nga, kahapon sa may puhunan, ginagamit niya yung buto ng mga bulalo. Ginago ngayon, international yung mga designs niya, mga necklace niya. Tapos, ano lang siya, before, ano yan, ifugaw? Ifugaw ba yun tawag dun? Basta something sa bundok lang sila nakatira, tapos mahihain daw siya before. Eh, yung sabi na nga lang magulang na, sobrang sinuportahan lang siya, in-encourage siya na mag-proceed sa buhay. Yung ginawa niya kaya ngayon, super duper big plan niya na. Kaya sabi niya, kaya tayo huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil mas maganda talaga yung pinaghihirapan lahat ng bagay. Kasi doon mo nababalyo. Kaya sabi namin kanina, diba? And wala yan sa edad. Huwag niyo iisipin na, ay, gantong age na ako, baka mas may marami na mas basa sa akin, ganito ganyan. Hindi, nasa pagsisikap niyo pa rin talaga yan, di ba? Thank you. Nagkain mo na lang. Kainin ko na itong manga. So, ayun. Kain lang ang manga. Bago pa sa masira. So, ayun lang. Yun lang ang masishare ko. Yes. Masishare ko ngayon. Basta, yun nga. Importante talagang paghandaan yung future. Di ba rin ang wala tayong masyadong magagarang mga material things. Importante naman na meron tayong savings and pang future na importante. Kasi naman yung mahirap yung pababa ka, mas okay yung pataas ka. So, lahat ng yan, mapagtsatsagaan at pagsisikapan. So, yun lang. Good night, guys! And ang pangat talaga ng background ko lagi. Pagpasensya nyo lang kasi sa liit ng bahay namin, wala akong mapagligyan ng walis. Oo nga, dapat pala sinasabit na lang natin yung walis natin doon sa door. Lagyan natin ng sabitan. Hmm. Para hindi rin siya nasisira, no? What do you think? Agree ka ba doon, te? Ha, bes? Best tawag ko dyan, minsan na ina siya. Anong best? Okay ba tayo dyan, best? Subo.
ayun, dito na lang. So, good night, guys. Bukas na lang. Thank you so much for watching. Sana may napulot kayo kahit konti lang. At na-inspire namin kayo kahit konti lang sa mga pinagsasabi namin ni Arata. So, good night.